Yes, mega love love shout out po muli sa ating lahat, and of course blessed morning to each and everyone. Once again, nandito na naman ang inyong gwapong DJ. Nagbabalik na naman po sa ating tahanan sa Atchman Helping Hand. Kaya naman, live na live, on air na naman tayo. And of course, may makakausap na naman tayo na talaga namang nakakatuwa ang kanyang ipinadala. Kasi in reality talk, ito po talaga ang situation ng bawat isa ngayon sa panahon na ito. Kaya naman maraming salamat for the trust that you've always been giving to me sa inyong gwapong host na DJ here in the Atchman. And of course, I wanna say thank you first sa aking Atchman Helping Hands family. And I am the founder of Atchman Helping Hand, continuing na tumutulong sa mga kasamahan nating OFW na nangangailangan ng tulong here in the UAE. Muli po, maraming salamat sa ating mga member at sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Lalong-lalo na po sa ating mga viewers here in YouTube. Maraming salamat guys for the love and support that was been giving to me. And of course, pasasalamatan ko rin ang tao na ito na nagtiwala sa atin sa ating channel, na talaga namang mapag-usapan ang kanyang pinagdaanan. Thank you so much, Ma'am Melinda from Cambodia. Mega love shout out to you and welcome to my live stream. Live stream po na pinag-usapan namin talaga kanina. Pinag-usapan namin ang pinagdaanan ni Ma'am Melinda from Cambodia. Yan. And of course, yan. Maraming salamat, Horse, for featuring me here sa iyong bahay. Kasi ikukwento ko lang yung pinagdaanan ko. And I have a friend for almost 10 years. Host! 10 years ko siyang kaibigan. Then suddenly, something's wrong with us. Yan, guys. Ang hashtag natin for tonight, hashtag utang. Yan. Ikaw ba may utang? Yan. Ano ba ang ibig sabihin kapag may utang? Dapat nagbabayad ka kapag ikaw ay may utang. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit. Baka ikaw ang tinamaan, tumahimik ka na lang. Yan, and of course, thank you so much uli po. Once again, Ma'am Melinda. Yan yung pinagdaanan ni Ma'am Melinda. Yan, sabi niya nga, host, maraming salamat for giving me a chance na ma-featured mo ako and mapag-usapan natin. Kasi to be honest, host, hindi biro ang pinagdaanan ko. Kasi nagtiwala ako sa tao na ito na for 10 years ko na po siyang kaibigan. Na alam ko naman na kaibigan ko siya and alam ko na mababayaran niya ako. Host, aminin ko sa inyo, meron po siya sa akin ng halagang 150K po sa Philippine money yung hiniram niya po sa akin. Siya po ay kaibigan ko for 10 years. Nagtiwala ako sa kanya kasi kailangan niya po ng pera sa panahon na yon for operation po ng kanyang asawa. And tumagal po ng tumagal yung 14 years na pagkakaibigan namin, mas lalong lumalim. Nakapagpahiram ako sa kanya ng pera. And dumating sa point na host, nag-message na ako sa kanya kasi nakalipas na po ang for almost 1 year na hindi po siya nagpaparamdam sa akin. And wala po kahit anong message na sinasabi sa akin. Just dead ma lang po kapag nagsisend ako ng message. Hindi ko naman akalain na ganun pala yung mangyayari sa aming friendship. Madadamay yung friendship namin nang dahil lang po sa hiniram niyang pera or dahil sa may utang siya sa akin. So parang binalak niya po ako, to be honest, host. Ibinalak niya po ako sa FB. Wala na po kami ngayong communication ng tao na yon. And nakapagsabi pa siya ng hindi magandang salita against to me. Kasi ako na po yung nagpahiram, host. Ako pa yung nakarinig ng hindi magandang salita. And parang sa isip ko, it's wrong. May mali na dapat sana hindi ngayon. Kasi nagpahiram naman ako sa kanya, tinulungan ko siya. Ang gusto ko lang naman, mag-message siya and kung mababayaran niya yung hiniram niya, pwede naman po sa aking host utay-utay niya hanggang sa matapos niya po yung inutang niya sa akin na pera. Siyempre, lahat naman po tayo host may kanya-kanyang pangailangan and may kanya po tayong responsibilidad. Dahil sa sobrang tiwala ko nga, dahil kaibigan ko siya for 10 years, nagtiwala ko sa kanya at pinahiram ko po sa kanya yung ganung kalaking halaga ng walang pagdadalawang isip. Pero sa huli, ako po pala ang magsisisi sa sitwasyon ko ngayon. Yan, Ma'am Melinda, ako po ay
Thank you so much for the trust that was been giving to me. Ako po, ang masasabi ko lang po, to be honest, marami pong tao talaga, wala pong pipiliin kapatid, kaibigan, kakilala, kapag dating ko po, pag sinabing utang, pahirapan pong maningil. Ikaw na yung nagpautang, ikaw pa yung masama, ikaw pa yung makakarinig ng hindi maganda sa mga taong pinautang mo. Pero sa akin po, ang opinion ko lamang, kung ikaw ay nangutang, dapat bayaran mo. Huwag mo pong talikuran ang obligasyon na ikaw ay nangutang, obligasyon mo po na bayaran mo yung inutangan mo. Kasi nangutang ka po sa kanila, hindi po biro ang kumita ng pera sa panahon na ito. May responsibilidad ka na ibalik yung inutang mo ayon sa iyong kakayanan. At kung ikaw naman ay hindi nakakabayad, ang pinakamaganda po kausapin mo yung inutangan mo. Ipaalam mo sa kanya yung sitwasyon mo, tao din sila, naiintindihan nila ang sitwasyon mo o yung pinagdaraanan mo. Pero kung ikaw naman ay nagtatago, ay hindi na magandang ugali yan, lalo't isa kang kaibigan. Itinuring kanyang kaibigan, itinuring kanyang pamilya. Panindigan mo naman yung responsibilidad na ikaw ay umutang, responsibilidad mo din sila ay iyong bayaran. Huwag mong talikuran. Ang sabi nga nila, kapag ikaw ay nangutang, sobrang amo mo, para kang isang tupa. Pero kapag eto na yung panahon ng bayaran, hindi ka na mahagilap kung saan, nagtatago ka na kung saan, saan. Sana kapag nangungutang, alam po natin yung mga obligation po natin. Yung obligation na pinangakuan mo na babayaran mo sila. And minsan, kapag ikaw rin naman yung nagpautang, intindihin mo rin naman yung sitwasyon na pinagdaanan nila. Baka naman talaga wala talaga silang ibayad. Intindihin po natin, kumbaga, lakawakan pa rin po natin ang ating pangunawa. Kasi alam naman natin yung tao ay talagang walang ibayad. Baka natanggal sa trabaho, alamin din po muna naman natin bago natin sila usgahan, bago natin i-justify yung mga kanilang pinagdaraanan. Ang lahat po ng bagay sa mundong ibabaw ay may kanya-kanyang pangailangan. But be responsible din po tayo sa mga bagay na yan. Kasi syempre, yung mga taong inutangan natin nadadala na sa susunod. Kahit may kakilala pang mangutang, hindi na makapagpautang. Kasi nadala na sila. They learned the lesson. Pero marami pa rin ang mga tao na hindi natuto. Pautang pa rin ang pautang. Kasi yan yung mga tao na yun na mababait. And marami namang tao na nang uuto. Uutuin ka para lang makautang. Gagawin ang lahat para sa'yo. Sabi nga nila, para kang nililigawan, para kang susungkitin sa langit, iaabot sa'yo ang mga bituin. Pero oras ng bayaran, hala, nasaan na? Nagtatago na sila kasi maniningil ka na. Pero sana po, sa opinion ko lamang guys, kapag may utang, dapat bayaran ang isang obligasyon bilang isang tao. Dapat mo pong bayaran ang iyong inutang. Kasi katiwalaan ka ng tao mong inutangan. Kaya dapat yung konsensya mo naman na bayaran mo yung inutangan mo. Be responsible sa lahat ng bagay. Kasi lahat naman po sa mundong ibabaw, lahat po tayo ay may kanya-kanyang sitwasyon, lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Ang kailangan po natin ay solusyon. Kung wala ka mang ibayad, syempre ang kailangan mo, gumawa ka ng paraan para mabayaran mo yung pinagkakautangan mo. Huwag po tayo magpakalubog-lubog sa utang at huwag po tayo magpakasira ng ating pangalan. Importante po yung pangalan natin na daladala natin. Pangalagaan po natin. Masarap pong mabuhay sa mundong ibabaw na wala kang tinatapak ang tao. Yung mga taong inutangan mo, binayaran mo ng tama, ibinalik mo ng tama yung inutang mo para makaulit ka uling makautang sa mga taong inutangan mo. Pero kung hindi ka nagbayad, o diba ang tatanim sa utak nila, baka sa susunod, di ka na makautang. Kasi nagtatago ka pagdating sa utang. Yan ako guys.
guys, hindi ko ikakaila. Marami sa akin mga kasamahan na OFW na nakapagpautang ako, pero until now, hindi sila nakabayad ng utang sa akin. Either may mga trabaho sila, tumagal na yung utang nila for 2 years, 3 years, inabot na ng 4 years, hindi na sila nagpaparamdam, ibinala ka na, binala ka na sa WhatsApp, binala ka na sa FB, hindi mo na sila mahagilap. Eh, ang pinagpapasadyos ko na lamang sila, ang pinakamasakit pa. Nung sinisingil ko yung utang, sinabihan ko kasi sumweldo na, ang sabi niya sa akin, binayaran niya na ako. Diba? Kapag sinabing binayaran ka na, diba? Makikipagtalo ka pa ba? Alam mo, nakipagtalo ako to be honest, pero pinagpasadyos ko na lang. Sabi ko, sige, kung ayan po yung pagkakaalam mo, nabayad ka na, sa inyo na lamang po. Ipinapaubaya ko na sa inyo. And sabi ko nga, may mga bagay talaga sa mundong ibabaw na hindi mo minsan maintindihan. Masama rin talaga ang sobrang bait. Sa sobrang bait, minsan inaabuso ka na. Kaya guys, hindi po masama ang mga mabait, pero with all limits. I've learned a lot of things. Kapag nagpautang, with limits lang, it's better pa yung magbigay ka ayon sa iyong kakayahan. Kasi alam mo naman, kapag nagpautang ka, hindi ka na nila babayaran. Or kung minsan guys, na-experience ko, tinakbuhan ang dahil sa utang. Nawala na parang bula. Sana wag po, sana be responsible po talaga tayo. Kasi tayo naman po ay nangutang ng maayos, nagpakumbaba na parang tupa na lumapit sa mga inutangan. Pero suplian po naman natin, bayaran natin yung ating mga inutang. Kasi imposible po naman na hindi mo sila mababayaran. Kung may trabaho ka, kumilos ka rin naman para bayaran yung utang mo. Kung wala kang ginagawa, ay wala talagang mangyayari. Pero kung sumisweldo ka naman, alalahanin mo, may inutang ka naman sa iyong mga kaibigan. Bayaran mo. Mas maganda po yung wala kang tinatapakang tao at wala kang, sabi nga nila, ang dapat ang lahat ay irespeto at igalang. So kapag nangutang ka, ibalik mo ng tama. Yung tamang para sa kanila, ibalik mo. And talagang mas marami pang biyaya ang parating sa'yo. Kung kayo naman ay mga natakasan ng umutang, ipagpasalamat nyo na lang at ipagdasal nyo sila. Maaalala din nila yung mga inutang nila sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama na naman sa akin sa napakagandang usapin. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit.